wow, grabe naman. Grabe naman. Ay, linawin lang natin, Kathy. Did Digong. Hindi naman siguro magagaling si Digong, no? Digong, huwag kang magalit, ha? Hi, PRRD. Araw, ito po ang ating panibagong update. Isyo, patungkol kay PRRD at kay Kathy Vinag. Yan po ang isa sa pinag-usapan ng trio. Kasama nga po itong si Sas, si Kathy, at the same time si Marlika sa kanilang naging programa. At dito po nilinis ni Kathy Vinag ang mga allegation laban sa kanya at inuugnay nga po siya kay PRRD at kung kay kanino pa ang personalidad. At marami pa palang nasa USB na hindi naman public servant. Kumbaga, may artist daw, may makeup artist at kung sino-sino pang mga personalidad na sinasabi ni Miss Kathy Vinag, mga kababayan, paano yung tsok-tsaka na video umano? Naku po, mga kababayan po natin. At siguradong mapapraning at siguradong mapapadalas yung pagsinghot po nitong si Bonget kung malalaman niya na recorded pala ang ginawa ng kanyang asawa na umano'y nakakadiri. Sabi nga po nang nakapanood ng video, mga kababayan. Ito kaya ay maisa publiko din kung sakaling gagawa po sila ng masama sa mga Duterte o sakaling may gagawin po silang hindi maganda dito kay Miss Kathy Vinag. Ito kaya ang dahilan, mga kababayan, kung bakit sila patuloy nananahimik at hindi nila ginagalaw, hindi sila sumasagot, hindi nila dinidebunk itong si Miss Kathy Vinag. Okay, panoorin natin, mga kababayan. Naman sila eh, di ba? Nagpo-post sila sa stories nila. They're so proud of it na kasama sila sa party. At kasama diba? Yan sa USB, yung mga yan, no? Yeah, may kasama dun. Uh-huh. May nagsabi nga sa akin, bakit di mo na pangalanan? Make artists, designers, ganyan. Sabi ko, wala pa naman silang ginagawa sa akin. No, diba? I think... Hindi kasi sila public official. Yes. Hindi din, diba? Yeah, mag-a-agree yeah, ako dyan. Yun din, yeah. Yun din ako. Tapos sabi ko rin na, as long na, alam mo yun, ako kasi pinaka-ayoko. Yung sasakyan mo yung isang bagay na alam mong mali, na alam mo yung pinatotoo lang yung sinasabi ko. You know? And, you know, talagang ako papalag ako dun. Kasi, yun nga, diba, sabi ko, ako yung, totoo namang eyewitness ako, diba? So, hindi naman ako yung, ano yun, gawagawang eyewitness. Una, anong magigain ko dito? Diba? Diba, wala. Wala akong magigain dito. Diba, sinabihan nga ako, paano yun? Kasi mga big businessman yan, tas baka mawalan ka ng negosyo. Sabi ko, bakit? Kanegosyo ko ba sila now? Hindi nga eh. Diba? Yeah. Wala naman ako negosyo with them eh. Okay. Kaya, hindi naman nila ako natutulungan in anything. Ever since naman nabuhay ako sa mundo, wala naman akong connection with them. Uh-huh. Well, Kathy, ito tanong na to very relevant to. We just want you to answer this honestly. Kahit supporter kami ni Digong. Kasi kaming mga supporters ng mga Duterte. Like for example, kung nag-positive sila sa hair follicle drug test, wala na, goodbye na, no? Goodbye na. Bumojakin natin pareho. Yes, bubawag siya niya, may siraulo pala kayo, nakikipaglaban kayo ng war on drugs, nagdodroga pala kayo. True. Ito, diba? So, alam natin na yung ex mo ay naging close friend ni Mayor Duterte, ni Digong. Yes. With all honesty, since uso naman, Maharlika, ang I have been told. Yeah. I have been told witness or diba yung I have been told my weight, diba? Yeah. 10 years kayong naging partners ni Florendo. Yeah. I'm pretty sure si Florendo kanino pala mas close yung ex mo sa mga kay BBM Lisa or kay Digong? Both. So parang on equal terms? Yeah. They grew up together, like sila Amy, tsaka sila Tony Boy sa New York. Mm-hmm. Karol sila, you know. Then si Duterte, si President, past President Duterte, is like Davao, lumaki rin talaga sila. They're very close also. Kaya nga siya yung number one na financier nung campaign ni Digong eh. Yes, Florendo. Diba? It was written, right. Diba? So, right. So ngayon, anong ka ngayon, Kathy? Sinasabi mo na you have been told by Florendo na mga ginagawa ni Lam at ni BBM. Mm-hmm. Hindi ba? So, yeah. Meron ba sa yung nasabi or naikwento sa'yo si Florendo na ang ex sa 10 taon na yon
na si Digong ay gumamit ng droga ever? Good question. No. So napakagandang tanong ito, mga kababayan po natin. At least dito natin malalaman ano yung mga allegation po nila na patungkol po dito kay PRRD at kay Miss Cathy Binag. At least alam natin. Kasi itong si Florendo, Tony Boy Florendo, ay talagang solid na Duterte supporters ito. Actually, nung tumakbo si PRRD bilang presidente, isa rin po ito sa tumulong itong si Tony Boy Florendo. So, syempre, dahil budol po itong kanyang kaibigan, o sila nga po ay magkakasama sa Voltes 5, siyempre pipiliin niya talaga itong kanyang kaibigan na itong si Marcos Jr. na ngayon ay malinaw naman na talagang sinisira po itong mga Duterte. At si Marcos Jr. din po ang sumira sa kanilang magandang ano sana eh, sa mga Duterte. Kaso sila talaga, yung mga nag-traidor, sila talaga yung mga walang utang na loob. Ayaw niya ng drugs. Yun alam ko. Kasi, di ba yung mga nangre-rate? Kaya nga, may nangyari sa akin before, like yung nahiwalay ako. In fairness with Digo, eto ha, eto. Dito ko, ngayon, eto malalaman ng tao to. Nung binubuli ako ng nila, lumapit ako kay PRRD. Lumapit ako, nag-try akong, you know, mag-reach out kasi wala naman okay. Akong contact number niya eh. Uh-huh. So, nag-try ako. Hindi siya nakialam. Alam mo yon, hindi talaga siya nakialam. Kasi syempre, hindi rin niya ako, at first, parang medyo nagtatampo ka, pero nung second, parang na-realize ko kasi hindi naman niya alam yung story eh. Then, alam mo yun, hindi niya alam yung both story. And ang iniisip kasi nila dati, maaayos pa kami. Alam mo yung typical na couple, na awa yan ng mag-ano lang. Alam mo yon, wala yan. So, hindi, walang nakakaalam nung lalim, nung dinadaanan ko. Kasi hindi ko rin makwento. Ayokong ikwento na ito ginagawa sa akin, ganito. Gusto ko kasi pag kinwento ko, harapan. So, nangingi ako ng, ano, ng kung pwede akong may chance ba na paano ko po mamimit, ganyan. Okay. Hindi naman siya nakialam. So, kaya sinasabi ng mga tao na patapon ako or anything, eto ho yun. Mas close sila. So, in short, kasi alam naman natin, hindi naman to lingid sa kaalaman ni Miss Cathy, no? Na nagkaroon talaga ng rift noon, yung, di ba, si Florendo saka si Digong. Kasi nga, yung issue nun kay Alvarez. Yeah. Pwede siya nakatawa ka na lang distinto sa issue na to, Cathy, no? Oo, kasi ako'y collateral damage, eh. Oo. Medyo mababaw yung pinagmulan. Sobrang babaw na pinalaki. Alam mo yung ganun, na hindi ko na, yung parang that time I wanted to defend myself, I tried to. Tapos, may voice record pa pala ako noon. Oh. Nung convo na yun, nung nakausap ko yung Alvarez. Oh, okay. May convo pala ako noon. Kasi that time, parang, ba't ba namin ni-record yun? Yeah. Oh, because of the, kasi yung wife din, original wife ni Alvarez, ay, naging close ko. Okay. So, parang, we're talking about it, humingi siya ng sorry, bakit yung nagsalita nga, eto tapos na naman, alam mo yun, kung ba't nagsalita yung anak and everything, nagsasorry siya. Kasi gusto kong sumagot. Kasi ako, ang point ko, dinidepensahan ko sila eh, di ba, yung original na, bakit ako yung pinag-iingitan, ba't biglang ako na yung masama, di ba, wala naman akong ginagawa. At saka, that time kasi, syempre, bago rin yung girlfriend, akala niya, kinakampihan ko yung family. Eh, wala naman akong pakialam. Ang dami ko na nakitang babae ng kung sino-sino dyan sa kanila. Yeah, ayan, yeah. Di ba? Parang di naman ako nakialam. Biglang ako na ngayon na pinag-initan, no? So, sabi ko nga siya, I'm one of the boys. Nakikita ko kung sino and ano, di ba? Uh-huh. So, the time, nagulat na ako, I really wanted to defend. Tapos parang pinabayaan lang akong masira na sa media. Tapos parang si Tony, ayaw niya. Kasi, feeling niya, friend niya pa rin si, ano, friend niya si Alvarez, di ba? Yeah. So, ako na yung napasama, di ba? So, ang tanong ko niyan, Miss Cathy, syempre, nung panahon na yan, mas makakapagkwento sa'yo si Tony Boy, syempre, di ba? Galit siya. Yeah, no? Correct. It was during that time din kasi, Miss Maharlika, na yung kaso ni Tony Boy, umusad, yung sa Tadeco. Yes, Tadeco, yes. And hindi siya, hindi siya tinulungan doon ni PRRD, parang PRRD just let the case. Yeah, on. Yeah. Ito yung mga panahon na dahil, shit, hindi ako tinutulungan nito. Ah. Even though siya ay number one campaign funder. Yes. Can you imagine, a number one campaign funder ni PRRD, ni Digong,
yung ex ni Cathy na si Tony Boy Florendo. Yeah. Pero hindi tinulungan ni PRD si Florendo na ayos na ilakad yung kanyang case. Yes. Ilakad yung case. Yeah. So ngayon, I'm pretty sure these are the times, Miss Cathy, na kahit naman sino sa atin, na pag may ganyan, yung mga baho ng iba na, naku, hindi ako tinutulungan nito, ano naman yan, ganito, ganyan. Yung mga panahon na on the surface, alam natin na, naku, medyo malabo ito ngayon si Tony Boy sa kasi Digo. May ikinuwento ba siya sa'yo noon? Kahit on the spur of anger, na si Digong ay involved sa drugs or addict himself? Wala. As in, wala. Kasi, actually, nahiya siya. Okay. This is, ito yung totoong incident. Alam ko, kaya hindi siya tinulungan. Kasi, President Duterte was having a war against drugs, di ba? True. Then, alam ko, na alam ni PRRD na gumagamit pa rin siya paminsan-minsan. So, hindi malabo po yan, mga kababayan, na malaman talaga ni PRRD na gumagamit pa rin sila. Dahil syempre, may connection pa yan si PRRD, may mga kaibigan sa kanila. Meron talagang magkikwento niyan, mga kababayan po natin. Kaya, hindi imposible na alam talaga ni PRRD na itong si Marcos Jr. ay gumagamit talaga ng pulpuron. Kaya nasabi niya na bangag. Kasi yung mga kaibigan ni Marcos Jr. ay mga supporters niya eh. Tapos ang nakapaligid doon, mga kaibigan din ni PRRD. So meron talagang minsan makapagkwento, makapagsabi, may mga report na nakita sila or may ebidensya na tumuturo sa kanila. Pero syempre, nung time na yon, eh mukhang hindi ganun ang sentro eh. Dahil ang hinahanap talaga ay yung mga malalaking users, mga talagang typical na gumagamit talaga, yung may mga ebidensya talaga. Eh siguro sa kanila, eh, wala pa namang patunay, hindi pa lumalabas itong video na ito, itong pulboronic video na ito. Sinasabi ni Miss Cathy Binag, yung may hawak po doon sa report ni Jonathan Morales, ay nanahimik na rin. Kaya nung time ng kay PRRD, hindi talaga nasakote itong si Bangag. Diba? Kasi tinago nila yun eh. Yung dokumento ng PDEA. So hindi nga natin alam kung bakit nakarating yun kay Marlica eh. Pero parang tinadana eh na ngayon nagsilawasan. Kay Digong sa akin, Marcos. Kasi tayo kay Marcos, nasettle na natin yun eh. Yung issue na yan, itong kay Digong, na nakakasama mo ba? Nakakasama mo nyo ba si Digong? Sa party. Sa party. Hindi sa party nila BBM ha? With Florendo. Gathering. Pumupunta siya. Minsan, like, pag may, kasi may mga tao, especially nanalo siya, yung mga tao is like, alam mo yung ano, ang tawag dito, nag-aano siya, nag-i-invite. Pasalamat siya. So, bibigyan siya ng kunwari, gathering, yung ganun. Sa amin sa White House, binigyan namin siya. So, okay. Sa restaurant namin, ganun lang. Kaya tinitinong natin si Miss Cathy, no? Siyempre, on the record ka dito, Miss Cathy, hindi po pwedeng sumumpa ka. Sinumpa ka. Sumumpa ka na dito sa Martin Marlica. Yeah, okay. Yeah. Parang, ano ba si Miss Cathy? Parang nalag siya. Mukhang pinapatay. Mukhang ginugurgur talaga yung kanyang. Miss Cathy, mukhang ginugurgur ka na naman, girl. Ayan. Ginugurgur, sige. Oh, tapos sasabihin mo si Digong, eh hindi, kung nakita mo naman talaga nag-aano, hindi yan fair. Dapat yes. Sasabihin tayo. Kasi tayo ay nag-a-appeal sa protector of the people. Kasi kailangan malaman ng protector of the people kung sino yung Addictus Benedictus o hindi. Ako naman kasi, pwede kang mag-ganyan. Bahala ka sa buhay mo in private, basta hindi ka public. Exactly. That's true. Hindi ka public official. Hindi po pwede yan. Wala naman kami pakaintindi. Sure, marami na ngayon nag-a-addict ngayon sa Pilipinas. Hindi naman So, tama naman po yan mga kababayan. Ano? Wala naman tayong pakialam dyan kung sino mga nag-addict. So, trabaho na yan ng pulis na hulihin sila, arestuin sila. Kung makitaan sila ng ebidensya o party po sila ng isang operation na kinakasana ng mga kapulisan. Pero the mere fact, mga kababayan po natin, na sila nga po ay official ng gobyerno. Particularly po siya ay presidente. Siya po yung gumagawa ng foreign policy po natin. Siya po yung mga nag-utos sa kapulisan, kasundaluhan po natin, mga cabinet secretaries,
kung ano ang dapat gawin, ano yung ipa-priority para po sa ikauunlad ng ating ekonomiya at ikaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Pero siyempre, kung Adictos Benedictus, si paano po siya makapag-isip ng maayos? Ilalo na ngayon, napipressure pa ito ng sinasabi po ni Ms. Cathy Binag na talagang may video o mano at sinasabing may tsuktsakan pa. Ano ito, mga kababayan po natin? At sinasabi may boylet pa. Naku po, paano ito? At ang hindi lang ito sabi-sabi dahil marami na po nakakita. So, hindi lang po si Ms. Cathy Binag ang nakakita. Itong sila Marlica. At ang iba pa, nandito sa Pilipinas, nakakita po sila ng video na umano'y may tsuktsakan. So, anyway, mga kababayan po natin, kung yan ay talagang totoo o manong tsuktsakan na ito, nasangkot po itong si Kukak at may boylet, alam natin lalabas din naman ito sa tamang panahon. Kaya tayo naman po, mga kababayan po natin, mag-aabang lang kung totoo nga ba ito. Personally, hindi pa natin nakita ang video ito, pero may mga nagkwento na po. Pero maganda pag makita talaga natin para tayo naman ay makapag-judge talaga. Pero alam natin ang magiging pangontra nila dito. Sabihin lang po nila na yan po ay deepfake, yan po ay AI, yan po ay edited. Pero ako nakasigurado na bago pa man isa publiko ang video ito, sigurado, ito po ay authenticated na, sigurado dadaan ito sa isang forensic expert. Maraming salamat.